po, hype. Isang karang nga lang pong makasakay ka sa sasakyan ko. Pasakay lang po. Ang sala po. Para ko, libre na to, wow, baka na, yung bucket list ko parang na-check yung... Grabe siya. Ang saya. Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay lang po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga ka-Aldab. Marami pong komento, marami nagsasabi ng ganito, marami nagsasabi ng ganyan. Okay lang po yan, mga ka-Aldab. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat, sa mga sinasabi, at sa mga taong nag komento po sa channel natin. Nire-respeto po natin yan at ginagalang. Di po ba? Although sabihin nila wala ng Aldab, patay na ang Aldab Nation, okay lang po yan, mga ka-Aldab. Ang importante lang naman po dito, maging updated ka. Di po ba? Ilang naman po yung importante. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga naglalabasan po ngayon, lalo na po ngayong napakaraming posts pero wala naman pong picture, video na magkasama nga po sa isang hotel sila Mengay at ang kanyang pamilya, Congressman Spotted at siyempre ng pamilya Ibiang. Di po ba? Pero bago tayo magtuloy at bago natin simulan itong napakainit na update po natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Alam nyo po ba, mga ka-Aldab, na kumbaga mapapaisip ka? Lalo na po ngayon na napakaraming kumakalat sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook na may kasalan nga pong magaganap. Pero bakit ganon, mga ka-Aldab? Kahit anong hanapan ko, kahit anong imbestiga ang gawin ko, wala po talaga akong makita eh. Wala akong makita sa post ng katedral, sa Baguio, na puro malalakas na ulan po yung mga balibalita eh. Di po ba? Kaya nga po imposible babiyahi po ang pamilya Mendoza na ganyang kalakasan ng ulan, kasagsagan dito po. Sa amin, mga ka-Aldab, grabe, akala ko tatangay na yung bubong sa lakas ng ulan. Talagang gigisingin ka. Kung ang bahay mo po second floor, ramdam na ramdam po ninyo. Real talk, mga ka-Aldab. Kaya nga po, ewan ko lang po, mga ka-Aldab, na kung pumunta po talaga dyan. O, pero base po sa mga nakakuha nating impormasyon, setup na po talaga to. Kumbaga, ilalabas na lang nila yung video na yan, masaya sila, ganito ganyan, may kasalan. Tapos yung pare, di po ba? Parang ganito lang po kay Mengay kung titignan nyo yung mukha ni Mengay, di po ba? Kumbaga, tapos papakita mo dun sa mukha nila, ang layo talaga eh, di po ba? Ito, throwback video po ito ha, pero iba po yung mukha ni Mengay, di po ba? May laman kahit papano, pero hindi pa ganong kataba si Mengay ng mga panahon to. Kaya nga po, ang laki talaga ng pinagbago ni Mengay. Kaya nga po, marami nagsasabi, lalo na po mga mamis, mga titas, mga senyor. Mr. Destiny, ang babae kapag ka nanganganak, nag-iiba talaga hurma ng muka, hurma ng bewang, katawan. Yan po ay sabi ng mga mamis, ha, mga titas at sa mga senyor. Ako, wala na, hindi ko naman po alam yan dahil lalaki po tayo. Di po ba? Sila lang naman po yung nagsasabi sa akin na, Mr. Destiny, pansinin mo yung balakang ni Mengay. Ang laki ng pinagbago. Kumbaga, hindi na siya katulad ng dati. Kung titignan mo nga naman si Maha, di po ba, at si Miles ng mga panahon na yon, si MJ, mapapansin at mapapansin po ninyo yung balakang ni Maine Polkerson. Yan po ay base po sa mga mamis, ha? Baka na naman po, mga ka-Aldab, sasabihin ako, itong channel na to, para lang sa content niya, para lang sa updates niya, kaya gumagawa ng mga fake news. Sa totoo lang, kung content lang po talaga pag-uusapan, iibahin ko na kung gusto ko lang. Kasi ito ha, total bagong update po ito. Naglabas nga po ang Tape Incorporated na may bago nga po silang kanta para sa mga Itbulaga Dabber Cards. Tapos may magbabalik. Marami po silang promotion na pinapakita ngayon.
na ikaw iwindang daw sa Sabado. Ito, base po sa mga nakukuha kong update na kumbaga mas dadagdag pa raw po, mas iinit pa raw po yung pananghalian dahil sa bagong madadagdag na di ko alam kung segment, artista, depende po. Sabi nga po nila, abangan. Oh. Tapos ang Legit Dabber Cards naman po ay magse-celebrate ng o ang Itbulaga Dabber Cards magse-celebrate ng 44 years sa Itbulaga. Oh, doon pa lang mapapaisip na po kayo eh. Eh anong sabi ni Henyo Master Joey De Leon? Meron din po daw silang pasabog. Meron din naman po silang kumbaga masasabi na pangbato. Di po ba? Ibig sabihin niya mga ka-aldab, pagkatapos ng kasal ni Mengay, pupunta siya sa Itbulaga agad-agad. Etong Sabado, dahil kailangan kumpleto ang Legit Dabber Cards, dahil pangtapat nga po sa Showtime at sa Itbulaga Tape. Para lang po klaro, para lang po malinaw, di po ba? Oh, yan ang sinasabi ko mga ka-aldab, kung content lang po ang pag-uusapan, kung sila... o mag-iiba ako, napakadali lang po talaga at mas marami pa sigurong viewers, di po ba? Yung mga nangyari sa GMA Gala, di po ba? Na kumbaga maraming nagtatanong, na maraming update, talagang pumutok sa social media, tapos yung kaso po ng TBJ na sinampa na nga po, na kung saan nasa Marikina nga po sila nung kahapon, mga ka-aldab, yung update lang po nun, tututukan ko, content na po yun eh. Di po ba? Yung pagdating pa po ni Malu Chua, pakarbo ba yan? Ano ba yan, Mr. Destiny? Isa po, ito ha, sa Legit Dabber Cards, kilalang kilala po ito. Dahil siyempre, Dabber Cards din po daw tati, kumbaga Aldab Nation tayo dati, nakikita po natin yan, po ba? Sila Mengay, si Alden, siya. O, kaya imposible po na hindi nyo makikilala yan. Kaya nga sabi ko yung, kung yun lang po yung pag-uusapan ha, kung yun lang po yung, kumbaga titignan natin, na ganito ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, depende pa rin po ito sa mga magkokomento, depende pa rin po ito sa mga taong nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, di po ba? Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat ngayon, sa mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, di po ba? Ako, masaya po ako, lalo na po dun sa mga mamis, sa mga titas, at sa mga senior, di po ba? Kaya, hindi ko lang alam mga kaldab kung ano nga po ba talaga yung magiging senaryo dito. Yung kahit po sabihin ko, pinagpipilitan pa rin po nila na meron nga po daw magaganap, etcetera, etcetera. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala pa pong video, mga ka-aldab, na magkakasama pamilya ni Mengay, pamilya ni Spat, pamilya na ni Spatted, sina Ibyang, Ria, at yung mga close friend nga po ni Mr. Spatted, lalo na po sila Enchong D. O, yung mga kasamahan po nila sa trabaho, yung masasabi natin na personal niyang bodyguard, personal na alalay. Wala po talaga eh, kahit anong gawin, kahit tignan niyo po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, wala po talaga eh. Pero gaya ng sinabi ko, mga ka-aldab, kahit ano pong gawin natin, kahit ano pong sabihin natin, tayo po ay bitter lang para sa kanila. Di po ba? Yun naman po eh. Pero yung iba po, naniniwala po sa mga ina-update natin, napapaisip din po sila. Hindi naman po totally naniniwala sila sa Aldab Nation. Kumbaga, sila po yung mga netizen na neutral lang. Nagtataka rin po sila at nagtatanong kung bakit nga po ba may mga ganitong bagay, may mga ganong pananaw. Samantalang kung titignan nyo at pagbabasihan nyo yung mga ina-update ni Mr. Destiny, may laman naman po. Di po ba? Kumbaga, umaayon din po at sabi ko nga po sa inyo, kung ano po yung nababalitaan po ninyo, nakikita sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, wala pong pinagkaiba yan sa mga ina-updates ko. Mas lamang pa po ako kasi yung mga comment nila, nakikita ko at nababasa ko. Lalo na po yung mga video. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po
na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.